It's a very beautiful morning and it's a very beautiful last Sunday of February. Today is February 24. Hello po sa mga nanonood online sa ating YouTube, sa ating Facebook, sa ating Kumu, sa ating TikTok, sa ating lahat na nanonood. Welcome po kayo. Ako po si Pastor Finny Plata. Ako po ang senior pastor dito sa JA1 Church. At ako po ay masaya dahil ang bawat isa ay nandito. Pwede bang sa mga nanonood, don't forget to share. And if you want to bless this church, pwede po kayong mag-send ng stars. At alam ko po, as you send stars, kayo po ay magiging blessing sa napakaraming tao. Sino po dito ang gusto maging blessing sa napakaraming tao? Amen. So for the past 3 Sundays, hindi ko na patatagalin, pinag-uusapan natin teamwork. Sabi nyo nga po, teamwork. And before we continue, tumayo muna pala ulit tayo. Sarap tumayo sa Panginoon. And let's declare our calling verse. Luke 4, 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the anointed one. Wait lang. Yun yung version na gagamitin natin, ha? Ang nabago ay to preach deliverance to the captives, saka yung to set liberty those are bruised, hindi na oppressed. Dahil walang, yan. Sige. Continue. The Ten Culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Marami pa po, meron pa po, sige pwede na kayong umupo. Sa mga nasa likod, yung mga magagandang lalaki, meron pang upuan dito sa unahan. Yan, na nasa unahan na. Uy, kapogi nakatabi mo, Kat? Hindi, okay. So, teamwork, sabihin natin, teamwork. Ibig sabihin, nakilos as a team. Nakilos, we are working as a team. 2 weeks ago, shinare po ng napaka-blessed na si Pastor Aldrin is all about pagbibuild ng stronger church. At tinuro po sa atin na ikaw ay part ng church at ikaw ay mahalaga dito sa church. Importante ka sa church at tinawag ka. Yes, ikaw! Ikaw na matagal na, ikaw na bago, ikaw na ganyan, ikaw ay parte at mahalaga dito sa church. Sino pong naniniwala doon? And last week naman, para sabi ko, para tayo maging effective as a teamwork, dapat mapuno tayo ng simpatsyas. Tapikin mo nga yung katabi mo, tingnan mo kung may simpatsya ba yan. Amen. O yung mga nakatayo, pwede kayo dito sa unahan. Okay, may upuan pa dito. So tanong ko lang, kapag ba sinabi nating team, anong nasa isip niyong sport? Basketball. Volleyball. Ang ating bansa ay dominated as a basketball country at volleyball country. At kung kikita nyo, sa basketball, sa volleyball, kailangan ng teamwork. Kailangan coordinated. Kailangan iisa kayo. Pero meron pong sport dito sa ating bansa na hindi masyado nating kilala pero nalalaro naman. Ang tawag po dun ay football. And but before I continue, pwede po bang makita ko ang kamay ng mga first time sa kauna-una ng pagkakataon ay nakarating dito sa ating church? May first time ba tayo? Ah, yes, welcome! Welcome uli mga first time uli! Yan! Welcome po, welcome. Okay po. So football, meron po, sa hindi po nakakaalam, ako po ang isa sa mga naging sport ko ay football. O yung sa US ay soccer, panex nga. Ako po dati 12 years ago ay isang football player. Yan. Isa po akong football player. Background po pag sinabing football, meron po yung 11 player sa isang team. At nahati po yan ng merong 3 striker, yung mga naatake, striker na nasa unahan. Meron naman po midfielder, yung nasa gitna.
sila usually nagpapasa. At sa huli, defender. At sa pinakalikod ng defender, yung goalkeeper. So, bawal hawakan ng gamamit ng kamay, paa lang. Pwera lang kung goalkeeper ka. Paa lang at ulo. Kaya magaling po ako nung pag-mag-header. Kasi kung mapapansin nyo, talagang ako po yung... At tandaan nyo po, kapag ikaw ay isang player, sino po ang varsity player dito? Basketball, volleyball, taas po ng kamay. Wala. Sino po nagva-volleyball dito? Taas ang kamay. Lalaki o babae? Sino po nagba-basket? Ano, Maria? Sino po nagba-basketball? Taas po ang kamay. Tandaan nyo po, kapag po tayo ay naglalaro ng team sport, kailangan may tagapunas ng likod. So, nung panahon nyo, next, meron po akong tagapunas ng likod. So, hindi ka isang team player kung wala kang tagapunas sa likod. Hindi po yun bola. Ako po yun. Hindi, hindi po yung bola. Ako po yun. Ako po yung binago ng Lord. Nagkaroon ng buhok. Tanda ko na may nasa... Wag, ayoko niya. I-back mo nga. Yan. Na, back, back. Yung ako'y nagdi-dribble. Yan. Tanda ko po nun, meron kaming sinalihan tournament. Sa Batangas City po yan. So, ang posisyon ko po'y defender. Pag defender ka, hindi ka usually na-score. Kasi nga, defender ka. Ang ginagawa mo ay tinatakel mo. Yung pag may a-attacking striker sa kalaban, a-attackihin mo at minsan tinatakid mo. Sisikuhin mo. Ganon. So, yung pong role ko. Tanda ko, hindi ako naka-score. Pero, alam nyo po kasi, hindi, ang football ay hindi kagaya ng... May mga upuan, please, pabigay po ng upuan. Yan. Ang football po ay hindi kagaya ng basketball na maramihan ang score. Diga pag basketball, ang score ay 80, 90. Pag football po, minsan matatapos ang laro 0-0, wala na kaka-score, o kaya ay 1-0. Madami ng score ang maka-5 sa isang team. So napakahirap umiscore sa football. Pero tanda ko po, hindi pa po ako naka-score sa football, pero nagkaroon po ako ng assist. Tanda ko noon, hindi ko makakalimutan, pumunta sa akin ng bola, tapos sabi ko doon sa striker, tumakbo ka! Dahil hinahabol ang bola eh. Pag lapit sa akin ng bola, ginanong ko, vinali ko, pakalayo. Nakatakbo yung striker, luag na luag yung striker, at naka-goal. Nung pagka-goal, diba ganun? Pag, ganun kasi sa mga nakakapanood ng football, ganun yung mga pag nakaka-goal, natakbo, tapos lulod ang goal, tapos magsasampahan, magdadambahan. Ako'y tuwan-tuwan, naka-assist ako. Sabi ko sarili ko, ang galing ko talagang defender. Tapos nung halftime, sinab out ako ni coach. Usually, pag hindi nagsasab out sa football, o kaya ay mga patapos na, 10 minutes na lang, pero sinab out ako. Kagalit ko. Sabi ko, ako ay magaling na player, pero sinab ako. Tournament ito, hindi kayo mananalo kung wala ako. Pagkita ko, yung lamang kami ng 1-0, nakascore pa ang kalaban. 2-1, natalo pa kami. At kagalit ko sa coach ko, ba't mo ako nalabas ganyan-ganyan? Ang ginawa ko, may sunod pang laro, umuwi na ako, nag-walk out ako. Sa isip-sip ko, ang galing ko, bakit nyo ako inilabas? Kita nyo naman ang postura ko sa pagdi-dribble. Kahit ako hindi ganun mabilis, yeah. May mga na ganun ang paa ko eh. Sabi ko eh, magaling akong defender pero sinabout ako, nag-walk out ako. Alam nyo po, isa sa mga kahinaan ko ay yung matalo sa isang sports. Kaya kong kontrolin ang sarili ko sa lahat. Kaya kong kontrolin, nakakontrol ko ng ugali ko sa pag may sinasabihan ako ng magulang, kapag ang aking anak ay may ugali, sa aking asawa, nakakontrol ko ng ugali ko kahit paano, ano nga. Sa church, yung mga mababait dyan, kaya ko ng kontrolin. Pero, kapag tinalo kami sa basketball, natalo sa volleyball, lahat natalo sa kahit anong sports, doon hindi ko makontrol ang sarili ko. Kaya sa season 2, babawi tayong lahat. Ha? Babawi tayong lahat. Doon ako eh, parang, gusto ko kasi lagi manalo. Doon ako, medyo pikon. Kaya nung nilabas ako, feeling ko, kaya kayo natalo,
dahil inilabas niyo ako. Di ba minsan maisip natin pagkasama tayo sa isang grupo, sa inyong kumpanya, feeling mo ikaw lang ang productive, ikaw lang ang nakilos, hindi magiging maganda resulta kung ako ay hindi nyo ano. Sa dance competition, sino po dito ang dancer? Dancer, di ba? Tanda ko po noon ako po ay nakasali din sa dance competition nung ako ay 12 years old. Kasama ako sa concert. Galing ko po, ako po ay nasa unahan noon. Kasi maliit pa ako noon eh. So sasayo ko yung mga ganun. Sasayo, paano? Wag na. Magaling po ako sumayaw nung ako'y bata. And then, tanda ko noon, so may ipapadala dal church eh. May ipapadala sa Maynila. 12 ang pipiliin para sa competition. So excited ako. Ako'y magaling, ako'y nasa unahan. Pagkita ko sa listahan, hindi nakasulat ang Charles Finney Plata. Sa isip ko, hindi kayo mananalo pag wala ako. At dahil doon, tumigil na ako sa pagsasayaw. What if ako'y nakasali? Siguro ako'y TikTokerist din ngayon, di ba? Buti na lang, hindi ako nakasali. Di ba minsan po gusto natin tayo nasa isang dance group, tayong pinaka nasa unahan? Uy, lagi niyo akong sa blocking, sa ako'y nasa gitna lagi, ha? Ayoko sa likod. Dahil gusto natin tayong kita. Pag sa sports, gusto mo lagi ikaw ang babad. Ayaw mong isub out. Pagtatawanan ka kapag ikaw ay bangko. Diba? Ganon din sa isang church. Sa isang church, tayo, we are a team. Amen po ba? Next nga, a church is a team. Iba't ibang body parts, iba't ibang functions. At sa tunay, as a church, iba-iba ang attitudes at ugali natin. Tingnan mo ang katabi mo kung nakapag-adjust ka na ba sa ugali niyan. Hindi pa po. Gaya ng anong uri ng team, iba't ibang ugali ng tao. May mabait, lalo na sa church natin. May mabait, may salbahe. May friendly, may snob. May nakilos ng kanya, may pasikat. May go ng go, may lululili. May kusa, merong may pakong kailangan pampukpukin. May teachable, may tampuhin. May secure, may insecure. May masarap kasama, may nakakasura. May magaling, merong itetest ang patience mo. May maingay, merong nasa isang sulok lang at nagsa-cellphone. May obedient, may pasaway. May transparent, may tinatago. Merong sa church na nakatira. Merong Zimbabwe. Alam mo ka Zimbabwe? Sisimba, uuwi. Pero sa ating church, lahat pogi, lahat maganda. Tama. Dahil si Jello ay nag-OJT. Nag-work. Biro lang Jello. Ito po, kahit iba-iba tayo, iba-iba man, pero tayo as a team, kapag gusto nating manalo, we become as one. Kahit iba-iba tayo, pero kung gusto mong manalo as a team, we become as one. Sino dito ang gustong manalo? Sino dito ang gustong manalo ang ating church, taas ang kamay? Amen. So, ang title po na i-share ko ay, I am a team player. Sabi nyo nga, I am a team player. Let's pray. Lord, tulungan nyo kaming maging team player, tulungan nyo kaming maging maintindihan kung paano kumilos as a team. Salamat po no works of the enemy upon this church at hindi po nahinahin namin kung anong hindi maganda mangyayari. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Paano masasabing team player ka? Number one, kung masaya ka kung nagko-contribute ka. Sino po dito yung kapag, huy, ano daw, mag-contribution tayo dahil bibili natin ng flowers si ma'am o ng chocolate ng February. Sino yung hindi nagko-contribute? Asang kamay? Yung hindi nagbibigay? Walang ganun din si Angela, hindi po yung tunay. Para ikaw ay makapag-contribute sa ginagawa natin dito sa church, o ikaw, kailangan you know the big picture.
Kaya nga isa sa mga culture natin eh, I am part of something big. Parte ka ng isang napakalaking pinagagawa na vision. Ano nga ang ating vision? At yung ating win souls, make disciples, ay parte ka at sobrang laki. Sobrang compelling. Pag sinabing sobrang compelling, out of this world. Parang pag nasabi mo, ay, pag ikaw ay naging parte ng para masasabi mo, ay, buti na lang, parte ako nito. Tinawag ka para mapuno ang langit through this church. Tinawag ka para yung kaibigan mo na sana'y pupunta ng impyerno ay ma-snatch at sa langit ang punta. And that is so big, so compelling, at hindi ka lang tagapanood para yung kasama mo, yung teammate mo, sila lang yung nakilos na, uy, pa-impyerno na to. Uy, pa-impyerno na to. Dadali mo langit. No, ikaw din ay gagayon. Tinawag ka para maganon. Sabi nga sa 1 Peter 2 verse 9, sabi sa English, but you are not like that, for you are a chosen people. Sabi nyo nga, I am a chosen people. A chosen person. You are a chosen people. You are royal priests, a holy nation, God's own very possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of darkness into His wonderful light. Sa Tagalog, basahin natin. Pero kayo ay lahing pinili. Tingnan mo katabi mo kung pinili ba yan. Iba na naman eh. Pinili yan ni Lord. Kung hindi man yan pinili nung taga ganon, ay at least pinili yan ni Lord. Sabi doon, mga priest kayo ng hari. So mga papastorin din pala kayo. Hindi lang ako. Si Kaykay papastorin. Kalain mo. Si Eric, papastorin yan. Priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos. Pinili para i-preach o pinili ka para mag-preach ang mga kakabilib na ginawa ng Diyos. Pinili ka para i-preach yung nakakabilib, hindi yung basta putyo-putyo. Hindi mo i-share yung, huy, alam mo, may marites ako, may chika ako. Alam mo ba, yung si ano, buntis. Hindi ka tinawag para yun na i-preach. Hindi yung nakakabilib. Hindi ka tinawag na, huy, alam mo ga, ang galing ng player nung taga-barangay na yon, naka 95 points. Hindi ka tinawag para ipamalita yon. Hindi yun pa nakakabilib. Ang nakakabilib ay may Diyos na nagkatawang tao na matay, nilibing, muling nabuhay, napako sa krus para sa sangkatauhan. Yun ang nakakabilib. At tinawag ka doon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka doon. Tinawag ka doon sa nakakabilig na yon. At sabi doon, tinawag nga kayo galing sa dilim. Papunta sa liwanag niya. Sobrang ganda. Dati nasa kadiliman ka. Dati adik ka. Nahit-hit ka ng rugby. Dati yosi ka ng yosi. Dati palamura ka. Dati binubugbog ka. Dati sobrang manyakis mo. Nasa dilim ka. Pero ngayon, nasa liwanag ka na sobrang ganda. Amen! Sino naniniwala doon na siya'y tinawag ng Diyos sa ganung bagay? You are called in that. Kung madilim pa ang balat mo ngayon, okay lang yon. Basta nasa liwanag ka sa Panginoong Jesucristo. Amen! Palakpakan mo naman siya. Come on! At pag sinabing, I am part of something big, alam mo yung proud ka, na, uy, part ako ng JA1 mataas na kahoy. Sino po dito ang ano, nagka-jersey na ng ano, basketball, volleyball, nagka-jersey? Sino po dito ang binigyan siya? Binigyan siya ng jersey, ta suit-suit niya. Di ba nakaka-proud? Halimbawa, yung mga basketball fans, yung pag ikaw ay nakabili ng Warriors jersey, may logo ng Golden State, Curry number 30, parang, uy, may picture ka, uy, parang sarap, parang ako'y Dub Nation!
Steph Curry, parang proud ka. Parang ganun yun, pag tinanggap natin na tayo ay part, nagko-contribute tayo, sinuot mo yung jersey ni Lord. Uy, part ako ng church. May ginagawa ako para dito. Di ba nakaka-proud? Yung ikaw mismo ay nagagamit, hindi ka Zimbabwe, hindi ka Lululili. Hindi lang isang upuan ang pinaiinit mo tuwing Linggo. Hindi lang upuan mo. Kundi marami pang magiging upuan na dahil mo, may madadala ka, iinit din ang upuan yun. Amen. Sino po ditong isang upuan lang ang pinapainit niya ngayon? Hindi isang upuan lang pinapainit mo. Madaming upuan ang papainitin mo dahil gagamitin ka ng Panginoon. Alam niyo po yung salitang obese. Sino pong obese dito? Taas ang kamay. Wala nga amen. Sino po yung mataba sa Tagalog? Pag sinabing obese, mas mataas ang body weight mo sa normal. Pag sinabing spiritually obese, ano po yun? Para tayong esponha, sponge. Sponge, kapag kinuha ng tinuluan mo ng tubig, di ka tataba yun. Pero pag hindi mo pinisil, hindi lalabas ang tubig. Pag yung sponge, matagal na imbaka na madudumi ng tubig at hindi pinisil, ano mangyayari sa sponge? Babaho. Kasi mangangamoy. Kapatid, kapag tanggap ka lang ng tanggap at hindi mo shiner, mababaho, babaho tayo. Amuin mo nga yung katabi mo. Kung mabaho na ba yan? Kung ano yung natanggap mo sa Lord, i-share mo. Minsan, maiisip natin, ala, hindi na ako magko-contribute. Sina, gusto ko sanang mag-serve sa Anointed Kids, pero si Ate V na lang, si Kuya Dom na lang. Ay, gusto ko maging A-group leader, pero magaling naman sina Ate Christine. Sila na lang ang maging A-group leader. Kapatid, sasabihin ko sa bawat isa, meron kang may kukontribute. Hindi ka dapat masaya kung hindi ka nakilos. Hindi ka masaya kung hindi ka nakakapagdala sa langit ng bagong kaluluwa. At hindi ka masaya kung hindi ka nagagamit ni Lord. Amen po ba? Masaya ka kung nakilos ka. Masaya ka kung na-reject ka dahil nag-invite ka. Matik yun, pag nag-invite ka, ire-reject ka niyan. Maraming beses. Pero dapat maging masaya ka. Kasi ginagamit ka. Masaya ka kung na-persecute ka dahil sineshare mo yung nakakabilib. Tingnan mo katabi mo kung mukha bang happy yan. O mukhang happy na... Smile nga, smile. Diba? Para maging masaya, sabihin mo sa katabi mo, para sumaya ka, mag-contribute ka. Magpagamit tayo sa Panginoon. Number two, paano ba masasabing team player? Number two, masaya ka kung buong team ang nagtatagumpay. Diba? Nung 2022 po, nag-champion ang NBA champions next ay ang Golden State Warriors. Yan. At first time pong naging finals MVP ni Steph Curry. Kung hindi po nyo nakakalam, siguro alam nyo na si Steph Curry po ay isang Christian. Naniniwala siya kay Jesus. Tuwan-tuwa po ako nung dahil ako po ay maka Golden State. May ano ako na Golden State. Tapos nung tinitingnan ko yung mga pictures, tapos meron silang photo op yung mga players na hawak-hawak yung trophy. Ay, kilala ko to, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, GP2 Gary Payton, si Andrew Wiggins, si Jordan Poole. Hawak-hawak. Tapos mamaya, sino gaare? Hawak-hawak ang trophy, sayang-saya nakasombrero. Sino gaare? Bangko naman are. Tapos sino gaare? Ano nga ang apelyido nito? Tapos sino ga? Tapos meron namang naka-jumpsuit. Isabihin, coaching staff. Sino ga tong assistant coach na ito? Tapos tinitang pangalan, Dr.
doktor, doktor ng team, nurse ng team. Tapos pagkita ko, tagahilot. Yung taga-warm up, tagahilot ng katawan ng team, pero hawak ang trophy. Hindi naman napapanood sa TV ah. Bakit ito yung may hawak ako ang trophy, tapos proud na proud. Tapos nung binigyan ng sing-sing, meron din sila. Sino ga ang mga are? Alam niyo po, kahit hindi sila yung nakikita sa TV, kahit hindi sila yung nagagamit, part pa rin sila ng team. At masaya sila, hindi kung nagtagumpay na masaya sila dahil ang buong Golden State Warrior team ay nagtagumpay. Nag-guess nyo siguro ang point ko. Ano? Kahit limited ang role mo, kahit may pagkakataong naaapakan ka, di ikaw yung nakikita dito sa platform. Masaya ka kung ang buong team ng JA1 Mataas na Kahoy ay nagtatagumpay. Masaya ka for the whole church ay nagtatagumpay. Whether ikaw ay, hindi to simpleng trabaho, nagbabantay ng mga A-kids, nagwawalis ng hagdan, nakamay ng mga bago, masaya ka kapag natulong ka sa bawat isa. At dahil nga doon, mahalaga ka. Sabihin mo nga sa limang tao, mahalaga ka dito sa church. Tinuro nga yun ni Pastor Aldrin, di ba? Mahalaga ka, parte ka. Hindi porket hindi ikaw yung kamay na nakilos, ikaw naman yung ilong, taga-amoy kung may mabaho. Hindi porket ikaw yung mata na nakakakita, ikaw naman yung siko. Mahalaga po ang siko. Sino niniwala mahalaga ang siko? Testingin mo, wala kang siko. Itsura. Mahalaga ang siko. Hindi porket hindi ikaw ang mata, ikaw ay siko, hindi ka na importante. Kapatid, mahalaga ka. And as a whole body, ang bawat isa dito ay may kinocontribute at may agreement. Agreement natin ay para sa ating vision, which is to win souls and make disciples. Taas ang kamay ng inaantok na. Tataas sila isa. Sino po dito yung merong ano, may pangakong nabitawan na? Taas ang kamay na may pangakong nabitawan. Si Edison, lahat. Si Kai Kai, may pangakong nabitawan. May promise. May promise ring. Yeah. Ang other term po sa promise ay agreement. Hindi nga pa, halimbawa si Anthony, may pinangakuan. Mamahalin, ikaw lang ang mamahalin ko at i-appreciate kita. Di ba? May pangako. Parang agreement yun. Parang nag-shake hands. Sample lang. Kunwari si Anthony, mamahalin kita, ikaw lang ang appreciate kita, pakikinggan ko rin yung gusto mo. Agreement. Parang ganun, may agreement. So, sabi sa Bible, pa-next nga, Matthew 18 verse 19, Again I say to you, that if two of you agree on earth, dalawa sa atin ay nag-agree on earth concerning anything they ask, it will be done by my Father in heaven. Basahin ko lang sa Tagalog ha. Matthew 18, sabi doon, nandiyan pa ba kayo? Talaga? Sabihin mo sa katabi mo, hoy, huwag mo akong tsikahin. Makinig ka. Sabi sa Tagalog, tandaan nyo din kung nagkakaisa ang dalawa sa inyo dito sa lupa na humingi ng kahit ano, ibibigay yon sa inyo ng Ama ko na nasa langit. Kailangan ko ng demo. Si Kat at si Edison, pumarito nga kayong dalawa. Kunwari lang. Kunwari lang. Kilala nyo ako, teacher, gusto kong mag-demo. Ayan. Kunwari may agreement kayo. Anong agreement mo? Kunwari lang. Agreement. Pagdating ng 25 years old at wala pa rin, tayo na. Kunwari lang. Kunwari lang. Kunwari lang. Hindi, kunwari wala pang bahay, pagagawa mo ako ng bahay. Ganun naman. Pag 25 years old, wala pang bahay si Edison, ipagagawa ni Kat dahil magiging millionaire.
Amen. Agree. Kunwari, agree. Agree. Shake hands. Yan. Kunwari, nag-agree. Dalawa. Sabi doon, dalawa ay nag-agree din sa mundo, gagawin ng Diyos sa langit. Spiritually. So, ang sang Diyos, uy, kunwari, nag-shake hands. Shake hands ulit. Uy, nag-shake hands yung dalawa. So, gagawa na ako ng paraan. Inilalatag na ng Diyos. Ibe-bless ko to. Pagdating, pag-graduate ni ganito, ganito magiging trabaho, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Sabihin, may agreement. Nakilos na ang Diyos sa langit. Ito naman si Satanas. Kailangan ko ng demo, Satanas. Anthony, kunwari lang. Kunwari lang. Kunwari lang. Kunwari lang. Pinasasa kayo ko eh. Pakinig ko, nag-chichismisan kayo. Hindi mag-demo tayo. Yan. So, kunwari ako ang Diyos. Oh, shake hands ulit. Okay, nag-agree. Gagawin ko ng paraan yan. Angels, gawin to. Iseset ko ng schedule. Ay, itong si Satanas. Kunwari nag-shake hands. Ay, kunwari ayaw mo. Ayaw daw niya. Ayaw niya mangyari. Ayaw niya mangyari ang agreement. Anong gagawin ni Satanas para hindi mangyari yung pinagagawa ng Lord? Anong gagawin ni Satanas para hindi... shake hands lang, kunwari. Yan. Anong gagawin ni Satanas para maputol yon? Hindi niya sisirain ito dahil nagpe-pray eh. Nag-intercede eh. Anong sisirain yung agreement? Palapakan naman natin tatlong ito. Kung may agreement tayo sa church. Sabi dalawa, ilan tayo dito? 100 o higit pa. 300 na tayo. Hindi lang nakakatad. Lahat tayo yung nag-a-agree na tayo ay mag-win soul, make disciple. Lahat tayo nag-a-agree. Lahat tayo nag-a-agree na makapagpatayo tayo ng sariling church. Lahat tayo mag-a-agree na mamahalin natin ang bawat isa. Lahat tayo nag-a-agree. Kung hindi ka man masira ni Satanas, ang sisiraan yung agreement mo. Paano? May ibang agreement na ipapaano sa'yo. May ibang agreement gaya ng ginawa sa mga disipulo. Kay Judas. Anong agreement ni Judas kay Jesus? Si Judas ay pinili ng Diyos. Ako ay pinili ni Jesus. Ipagtatanggol kita. Yun ang meron kay Judas. Pero anong nangyari kay Judas? Nasilaw siya sa finances. Hindi siya nagtiwala sa Lord sa finances. Instead na mag-agreement na magtitiwala ako kay Jesus, anong ginawa ni Judas? Nagkaroon siya ng ibang agreement doon sa mga pariseyo, sa mga sundalo. Nagkaroon ng iba at maling agreement. Pansin nyo, may magandang plano sa inyo, Lord. Pero bigla ka may makakachat na unbeliever. Magpaparamdam sa iyo na instead, Lord, ako ay magiging pure. Ako ay maghihintay sa plano mo. Pero biglang may nag-chat. Uy, chicks. Mababago ang agreement. Instead na sa Lord ang agreement mo sa iba. May agreement kayo ng Lord. Lord, ako'y pagpapalain mo. Pero nagyayaan kong pare mo. Pare, may tongit mamayang gabi sa amin. Pare, may patay doon sa barangay na yun. May bakla eh. Ibang agreement para yumaman. Hindi ka sisirain muna ang sisirain yung agreement. Magiging iba ang commitment. Iba ang papaunawa sa'yo ng kaaway na dapat pahalagahan mo. Na hindi na mahalaga ang commitment, ang agreement mo sa Lord, ang mahalaga yung agreement mo na sa tao. Iibahin din ang priorities at ipepresent sa inyong kaaway. Gaya nung present ni Satan kay Jesus, nung nagfa-fasting si Jesus, tandaan nyo yun, gawin mong tinapay ang bato, sambahin mo ako, ibibigay ko sa iyong kaharian, tumalun ka nga dyan, di ba ililigtas ka ng anghel? Iba ang priorities, iba ang commitment na pinapakita para lamang mawala yung agreement sa Panginoon. Lahat tayo'y nag-a-agree dito sa church. Amen. Be aware. Pag nabago yung priorities, yung commitment, at nabagong agreement mo, ibig sabihin na uuto ka ng kaaway. Alam nyo ka po yung salitang busy ako. Kahit gano pa yan kainit sa Lord, kahit gano pa yan nagagamit sa Lord, pero kapag dumating yung salitang busy ako, tadan! Sira ang agreement.
Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, i-priority natin si Lord. Kapag hindi ka na masaya, na kapag ang church ay natatagumpay, that is another sign. Amen po ba? Tumahimik ang bawat isa. So number one, paano ba ikaw nagiging team player? Pag ikaw ay masaya at nagko-contribute. Pangalawa, masaya ikaw ay, masaya kung ang buong team ay nagtatagumpay. Masaya ka kung ang church ay nagtatagumpay. Lastly po, number three, masaya ka para sa iyong teammate. Masaya ka kung ang katabi mo ay nagtatagumpay. Napalakpa ka. Kasi kahit wala ka pa doon, napalakpa ka sa kanya kasi alam mo kung ano yung tagumpay niya, tagumpay mo din. Napalakpa ka sa kanya kasi balang araw makakarating ka din doon kung ano meron siya. Napalakpa ka sa kanila. Hindi tayo insecure sa bawat isa. Isa po sa, I am telling you, nung tayo nasa Luman Church pa, sino ikatlong taon natin, third year natin sa J1 Mataas sa Kahoy? Sino po yung nandito na ikatlo, ikaapat na taon ng Mataas sa Kahoy? Taas ang kamay. A lot of Sundays, pupunta ako para mag-preach, pero ayoko. Kasi gusto kong sumuko. Ayoko na. Ayoko na. Hindi na ako masaya sa church. Kung pwede lang. A lot of times, nakangiti ako mag-preach sa inyo. Alive na alive. Pero nung umaga, pagkagising ko, ayaw ko, naaya ko sa Lord. Lord, hindi ko alam maituturo ko. Wala naman sa puso ko ang ituturo ko. Pero sige, dahil ito'y pagkakatawag mo. Ako'y iyamot na iyamot, aalis sa bahay, magdadrive ako layo-layo. Pagpunta ko sa church, pagbaba ng upuan, pagbaba ng sasakyan, dapat nakangiti. At dapat babate. How many times I want to quit? Na feeling ko, tas ang dami pang pangit na sinasabi ang ibang tao sa akin. At hindi masaya ang bawat isa. Pero may narinig akong sinabi ng ninong ito, ni Rev Ito, aking mentor, aking pastor. Kaya mahalaga magpa-mentor ka din. Sinabi niya sa akin, alam mo, Finny, kahit anong mangyari, ang J1 Mataas sa Kahoy ay secure sa Lord. Hindi yan sa iyo, sa Lord yan. Kasi kaya ganun feeling ko, ang J1 Mataas sa Kahoy itatakbo lang kung nasa akin. Thank you. Ang J1 Mataas sa Kahoy lang ay magiging successful kung successful ako. Kung okay ako, kung masaya ako, kung magaling ako, kung nag-aral ako ng ayos, kung masipag ako. The J1 Mataas sa Kahoy is all about me. Pero nung narinig ko yon, Pastor Finny, kahit wala ka sa J1 Mataas sa Kahoy, J1 MNK, secure yan. Dahil sa Lord yan. At doon ko nakita na kahit anong mangyari, secure talaga sa Lord ang church na ito. Doon ko nakitang mag-boom. Doon ko makitang masaya ako kapag may mga hinahawakan ako, mas magaling pa sa akin. I am proud of everyone here. Palakpakan nyo naman ang Lord sa buhay ng bawat isa. I am proud, Kuya Mark. Pag naka-assign, maglilinis sila ni Atay rin dito. I am proud. I am proud pag hahayo kayo mag-isa. May isang Sunday, nagbabasketball si Nawali, nagla-life group si Gloria, pumunta sa Santol, nagla-life group, nag-life group ng Kusa si ganito, si Pastora Jen, may life group na kanya pumunta. I am so proud at nahiya ako sa sarili ko. Sila nagla-life group, eh ako'y nagko-coffee lang sa Starbucks. Kaya nung sunod na Sunday, ako'y hahayo din, ako'y nahihiya. Kasi I want to contribute in a part. Masaya ako para sa bawat isa. Kasi individual success is a team success. I'm happy kapag si Kai ay bumalik, kahit ay lululili Zimbabwe, bumalik yan. Masaya ako kasi I know, naging patient tayo sa kanya, tama? Naging patient tayo sa bawat isa. At kapag nagtagumpay si Kai, magiging sobrang masaya ako. Kung nagtagumpay kayo, magiging sobrang masaya ako. Pagkita ko yung mga inaalagaan nyo, nagpipreach na rin pag youth gig, o pag Sunday, o MGR, may sarili ng ano, masaya ako. Kasi ganun dapat maging masaya sa bawat isa. I am so happy sa bawat isa. Masaya ako sa mga magkakapatid na brokal, yung relationship namin, yung nadadala na nila, mga pamangkin nila. I am so happy sa bawat isa. You know, we are not like the Church of Corinth.
Nung unang panahon sa Church ng Corinth, nag-aaway sila. Anong pinag-aawayan nila? Ba't mo ako inuutosan ako, hindi mo ako life group leader, ang life group leader ko ay si Apostle Pablo. Sino ka para isama dyan? Ako'y hindi kay Pablo, ako'y kay Apollos. Ako'y hindi life group leader ni ganito, hindi ako makikinig sa'yo. Ako ay kay Roslyn, ako ay kay Kat, ako ay kay Jem. Ako ay kay ganito. Mas magaling na life group leader si Dorm. Mas magaling na life group leader si Zion. Nagpaganunan sila. At nagalit si Pablo. Nagpadala ng letter. 1 Corinthians 3, verse 7. Sabi doon, it is not important who does the planting or who does the watering. Hindi importante kung sino nagtanim at kung sino nagdilig. Ang importante is that God makes the seed grow. Kung ang nagtanim ay si Anthony at ang nag-alaga ay si Edsel, maging masaya sa bawat isa. Kung may mang umalis sa ating church at hindi nagpaalam at nakita ko na lang lumipat sa ibang church, sa tunay, naka-record ito, ako'y masaya kasi alam ko kung hindi sila nag-grow dito at napalipat sila doon, that's good. Pero malungkot ako pero lumipat sila ng ibang church tapos hindi naman nag-grow, doon ako kinalulungkot ko. Siyempre, nakakalungkot kung umalis ng church at hindi nagpaalam. Hindi personally nagsabi, nakakalungkot. Pero if you, kung hindi ka nag-grow sa church at tinawag ka sa ibang church, that's good. Hindi naman importante. Importante pala. Ang pinaka-importante, mapuno ang langit eh. Hindi naman, at mapuno din ang church. Pero pinaka-importante, mapuno yun. Kaya kung kailangan patayin pa ang sarili, pride, insecurity, mas magaling. Kaya bang-yabang naman yun? Mas magaling naman yun? Hindi importante yun. Ang insecurity, mas marami pang tao ang pupunta sa impyerno dahil insecure ka. Kung secure ka sa Lord, marami pupunta sa langit. Sabi tas verse 8, the one who plants and the one who waters work together for the same purpose. We are part of something big. Ikaw na nag-aalaga, ikaw na nag-i-invite, iisang purpose mo, mapuno ang langit through mapuno ang church. Amen po ba? And that is a team. That is teamwork. At sabi nga sa verse 9, for we are both God's workers and you are God's field. You are God's building. Ikaw ay, sa Tagalog, parang ng Diyos, ikaw ay anihan ng Diyos, ikaw ay building ng church. Sabihin mo sa kaliwa mo, ikaw ay anihan ng Diyos. Sabihin mo sa kanan mo, ikaw ay building ng Diyos. And you are a big part of this church. Minsan, mag-aaway pa magkakapatid dahil sa papaya. Puno ng papaya. Ikaw magtanim ng iyong papaya. Nagtanim ako ng papaya, kinukuha mo naman. Ay ako nag-alaga niya nung iki-isang taong nasa abroad. What if marami tayong papayang itinanim para hindi tayo nag-aagawan? What if ganun tayo sa church? What if na tayo ay magtulungan pa? What if maggawin natin ang part natin? What if maging team player tayo? What if mag-contribute tayo? What if masaya tayo kapag nagtagumpay ang church? At what if masaya ka kung nagtatagumpay ang katabi mo? We should appreciate each other. Tama po ba? We should appreciate each other. And we don't practice insecurity here. My last example will this be. Kilala nyo si Haring David. Nung bata pa siya, pinatay niya si Goliath. Pangalawang hari ng Israel si David, ang pinakaunay si Saul. Nung pinatay ni Batang David, 12 years old, 13 years old ni David si Goliath, tuwan-tuwa si Haring Saul. Kinupkup niya yung bata yung para maging anak. Tinrain niya si David para maging magaling na sundalo. Kapag may gera, sabay silang nakikipaglaban at marami silang napapatay. And then one time, umuwi sa bayan ng Judah.
yung mag-father-in-law, si David at si Saul, may parada, dahil nagtagumpay sila, may na-conquer na naman sila ibang bansa, nakanta mga babae, may mga confetti, may parada, at tuwan-tuwa mga tao. Pero ito yung kanta ng mga babae. Next nga po. Unang Samuel 18 verse 7. Sabi ng mga babae, habang nagse-celebrate, ganito ang kinakanta ng mga babae. Libo-libo ang napatay ni Saul at 10,000 naman ang kay David. Wait lang. Libo-libo ang napatay ni Saul. Madami? At 10,000 ang napatay ni David. Simula nang marinig yan ni Haring Saul, bumaba sa kanya ang masamang espiritu ng insecurity. At yun ang simula upang bumagsak ang kanyang trono. Dahil sa insecurity. Kung mas maraming napapatay si David, at least nagtatagumpay ang bansa mo. Saul, hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa bansang Israel. Na ang bansang Israel ay nagtatagumpay. Kung mas maraming napatay yung batang yon, ay di magaling, ikaw ang nag-train Pero na-insecure. Kapatid, mga anak, walang ganon sa ating team. Masaya ka kung nagtatagumpay ang katabi mo. Masaya ka kung nagtatagumpay ang church. At masaya ka kung nagkukontribute ka. And you know, this church, for the past years, we are visioning na 300, may aircon. Uy, may aircon project tayo ha. May upuan doon, punuang upuan doon. And then magpapatayo tayo ng ating sariling church dahil may lupa tayo. Amen. Pag nagka-budget tayo yung ating lupa, patatayuan natin agad ng court sa Canine Church. Biro lang po yun. Patatayuan natin ng church at magiging malaki na may drawing na si JM, na AutoCAD na, na layout na po. Masaya tayo. Pero bago yun, ikaw, patayin mo muna kung ano man yung tungkol sa iyo. Na dapat ang life group ay tungkol sa akin. Ang life group ay dapat ako lamang ang pinapansin ng aking life group leader. Ang church na ito tungkol sa nararamdaman ko sa emotions ko. It's never about you, it's always about Jesus. Dapat maging team player ka. Hindi na tungkol sa'yo. Hindi na tungkol kung hindi ka pinansin ni pastor. Hindi na tungkol kung nasabihan ka na hindi maganda. Hindi na tungkol kung nakorek ka. Hindi na tungkol kung napagsabihan ka. Kundi ito'y tungkol na sa Panginoong Hesukristo na namatay para sa iyo, na may magandang pagkakatawag sa iyo, na may magandang future para sa iyo, na kailangan mong maranasan yan. And I believe, as we go to a supernatural year, this is your year. Itong iyong taon. Palakpakan mo naman ang iyong Panginoon. This is your year. Sabihin ko sa inyo, magtatagumpay lang lalo ang church na ito kung ikaw, hindi ko na kayo babanggatin sa pangalan, ikaw ay magko-contribute. Napaka-OA ko dito sa church. Pansin yung simpleng prayer pagkatapos. Okay, 1, 2, 3. Dominate. We want to dominate everything. Pag nagbabasketball kami, simpleng prayer pagkatapos, dominate. Ba't hindi yung ginagawa pag nakain sa labas na ginawa natin kahapon? Gawin natin yun. Emphasize natin ang teamwork sa church na ito. Life group leaders, gawin nyo yun. Amen po ba? You dominate. Napaka-OA ko ng teamwork dito sa church. And I pray walang... Taas ang kamay ng hindi perfect.
Taas ang kamay kung ikaw yung isa sa mga nabanggit ko na lululili, pa akong kailangan pukpukin, tampuhin, insecure, nakakaiyamot, matetest ang patience, nasa isang sulok lang, pasaway, may tinatago, Zimbabwe, taas ang kamay. Lahat tayo ganun, di ba? Pero ikaw ang tinawag. Hindi tinatawag ang perfect. Ang tinawag yung mga kagaya natin na imperfect. Kaya kung kung naniniwala ka na tinawag ka, tumayo ka. Ay, di na, huwag na tumayo. Close your eyes. Bow down your heads. At banggitin niyo ang panalangin ito. Can I have another? Hihingi tayo ng tawad sa Panginoon kung everything is all about us. Say this prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Patawarin mo ako. Patawarin mo po. Kung lahat ng ito. Kung lahat ng ito. Ay nagiging tungkol sa akin. Ay nagiging tungkol sa akin. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po. Sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Ako'y naniniwala. Ako'y naniniwala. Na ako'y tinawag mo. Ako'y tinawag. Para sa church na to. Para sa church na ito. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Na ako'y tinawag mo. Na ako'y tinawag. Kaya nararanasan ko to. Kaya nararanasan. Tulungan mo ako. Tulungan. Na magpakumbaba. Magpakumbaba. Na mag-contribute. Contribute. At I believe na itong taong ito, ito pong taong this supernatural year, supernatural is a year, is a year of harvest. Maraming tao ang madadala sa church na ito. Maraming tao ang makakakilala sa iyo at gagamitin mo ko. At maraming pagpapala sa bawat sulok ng mundo, lalo na sa pinansyal, ang dadating sa buhay ko. Salamat po aking Ama. Salamat po. Kasi I am a team player. I am a team player. Ako na lang mananalangin. Panginoon, tulungan mo ako na kumilos through this church. Tulungan niyo ako na ma-appreciate ang bawat isa. Salamat po. Mahal na mahal ka namin. Tulungan yung bawat isa sa amin. At we believe for the good things in life. We will function as a team and we would contribute for this church. Salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Pwede ba?